tracker in Atimonan, Quezon. He chose to ship and train as a rower at the age of 15. 4 years later, at the age of 19, he became a SEA Games gold medalist for sculling. And now at 21, he is in Tokyo fighting to bring home a medal for our country. This is Cris Nievarez's journey to the 2021 Olympics. Ako po si Cris Marasigan Nievarez, 21 years old from Philippine rowing team. And isa po ako sa 19 na Olympian na sasabak sa Tokyo Olympics. Nagsimula po ako magustuhan yung sports, grade 3 po ako. Nung nag-grade 7 po ako, nag-start po ako sumali sa athletics, track and field. Tapos nakapasok po ako ng 400 meter sprint na event. Nag-basketball din po ako nung grade 10. Alam na nakapasok na ako, tapos bigla namang may isa pong dating national team na nasa rowing, si Kay Justin Kyle Viñas. Naghahanap po siya ng may potential, matangkad, na pwedeng sumama sa kanya na mag-tryout sa rowing. Kaya po, na-discover ko po yung rowing. Actually, hindi ko rin po alam kung ano yung rowing. Ang sabi lang sa akin na water sports po siya na nakasakay sa bangka. Ayun, mahirap siya nung unang linggo kasi naninibago pa yung katawan namin. Actually, ako, sumusuka ako pagkatapos ng gym session. First competition po namin nung 2015 December. So mula no nag-start po ako ng July ng 2015, 6 months training. Tapos sa Paway, Ilocos Norte po kami unang naglaro. Yun po yung unang exposure ko. Tapos sumunod po nun may Vietnam Surf Championship. Naka-bronze medal po ako dun junior. Tapos 2018 sa Korea, naka-silver medal din po ako doon. 2019 po yung halos pinakamarami kong medal. Dalawang medal po ako sa Thailand. Tapos ayun po yung first gold ko po nung SEA Games 2019 sa Philippines. Hindi po nung una, hindi ko talaga iniisip na makapasok ako sa Olympic. Kasi sobrang hirap po magpa-qualify pagkadating sa ganyang event. May dala lang po talaga ang swerte tapos pagtsatsaga kaya siguro nakapasok. Nag-start po yung competition ng Olympic qualifying sa Asia no May 5 hanggang May 7. Tapos ang result po noon is pang 9th place po ako. Ang una ko pong tinawagan after nung sinabi na official na na-qualify ako si Mama po talaga. Yung pressure nandun pero yung confidence naman po na makakalaban ka, makakapantay ka, makakahabol ka sa mga kalaban mo. Andun po talaga yung tapang. Lagi po sa akin sinasabi ng mga coaches ko na ito yung time mo pag ipakilala yung rowing ulit sa Olympics after 20 years. So ibigay mo yung best mo. Huwag kang susuko kung ano yung napag-trainingan natin dito, labas mo lang sa competition. Yung laban ko po ay naalay ko talaga sa buong Pilipinas.